aking pinagtataka, mandatory PhilHealth contributions sa ating mga OFWs, when in fact, when they are deployed in other countries, they don't have any use for PhilHealth. Kasi nga po, pag sila po ay nagkasakit, hindi naman inuono yung PhilHealth card doon sa lugar na kung saan sila. And more often than not, sinasagot naman po yan ng kanilang employer. So why make it mandatory for them to pay PhilHealth premium? At ito pa ho, medyo, sorry ha sir, nakakainit ng ulo, nabalitaan ko po. The things are going right now, it's 3% ata sa kanilang salary. Wow, that's a lot. Tapos ngayon, may gana pang magpataas. Sorry sir, not you, but the system. Ang kapal naman ng mukha, sorry again. Hirap na nga sa 3% yung ating mga OFWs, maliit na sweldo. And then, tataasan pa kung ilang persyento. So, baka pwede sir, A, pag-aralan natin na baka po huwag na munang gawing mandatory. And then B, kung sakali mang kailangan talaga, dahil nabalitaan ko rin, magbe-benefit to yung mga kanilang mga beneficiary. So, huwag nang taasan. Kasi po, ang tataas na nga po yung mga benefits po. Hindi po siguro kayo, yung mga CEO ninyo, yung mga board, yung mga perks, ang lalaki na po yung nakukurap. Sorry again, not you. Left and right po yung corruption sa PhilHealth na babalitaan natin. Tapos ngayon, para mapunuan yung pangungurakot, kailangan mag-suffer yung mga OFWs. Hindi po ako papayag. May hapon, Sir, Senator Tulfo. May hapon. Sir, the good news is, napatigil na po yung pag-increase ng premium. Okay. Because of, so wala na, stop na muna. Order po ni President Marcos po. But the premium po is mandated by law. Therefore, we need to have a law to amend that. And the good news is, merong pending law, bill ngayon to re-examine actually the increase in the premium. Kasi when we crafted the law po, or when the Senate crafted the law, hindi pa namin nakita yung COVID effects, sir, and the global recession. So, we understand talaga na ang effect, no, sa even our own economy, sir. We pose no objection. In fact, we support the pagtigil po ng premium. Pangalawa po, sir, is the yung mandatory po. Malaki na pong improvement. In fact, nung unang panahon, sir, bago makalipad yung OFW, pinapabayad natin. But tinigil na po na natin yon, di ba? Because of the clamor po. Although, meron din nakasaad sa batas kasi that all Filipino. So, yun din po, sir, we have to re-examine that. Okay. Because you are right, sir. Minsan hindi na po although, yung PhilHealth benefits nila can be availed even if they are abroad. Pero wala namang nag-claim because of pag nasa abroad sila, usually meron na silang insurance from their employers po. So nasasayang lang po yung kanilang premium pagbabayad, hindi naman nila gagamit. And hindi naman po, sir. We have the records to state, sir, na meron ding nagumagamit sa kanila abroad and meron ding nakagagamit sa kanilang beneficiaries. And medyo ano lang, sir, tamang-tama. So paano dun sa mga OFWs natin na hindi nila gagamit talaga to sa abroad kasi hindi naman inorient PhilHealth card natin doon? And then number two, wala silang beneficiary. Yes, sir. Wala silang mga dependents. Doon natin so, paano lugi mga yon? Well, the philosophy kasi, sir, is all Filipinos should contribute para yung nangangailangan, sir, masuportahan natin. So, all Filipinos. So, I think it's about time that tama kayo, revisit that law and amend that. Kasi nga po talaga, lugi. I know for a fact na there are so many OFWs in abroad, sa iba't ibang lugar ng mundo, na wala silang mga dependents. Yes, sir. Nagbabayad sila, hindi na papakilabangan, and yet nagbabayad sila every single month ng 3%. 3%, that's big money. Pagbalik nila, maipon nila, mapasalubong pa yun, or investment nila yon, pambili ng property, etc. So, ba't natin obligahin sila samantalang hindi naman na papakilabangan? So, siguro, we have to revisit that law. Sir, may I add something, sir? Actually, sir, yung because we did not require any more of the payment from OFW bago sila makaalis, sir, bumaba talaga yung collections from that segment, sir, no? Voluntary na lang po ngayon? Matatawag po na voluntary dahil wala naman ding enforcement. Okay. Walang penalty? Oo. Walang penalty pa, sir. Pero sa... Wala pa? Wala pa. Magkakaroon pa lang? Pero, wag na. Ayoko. Hindi pwede. Yun nga, sir. Actually, sa lahat to, sir, ha? Sa lahat. So, again, we need to revisit the law. But, sir, gusto ko lang sabihin, sir, dalawang bagay, sir. I think the PhilHealth also should improve on our yung collection namin, sir, kasi nahihirapan din magbayad yung gusto magbayad, sir, ng mga OFW abroad. Minsan nasa desert sila and then they have to go to the city centers. So that, meron pa rin pala gustong member ng PhilHealth? Meron din, sir. Wow. Yes, and we can show you that on details. Oh, sige, so yung mga gusto magbayad, nahihirapan sila magbayad. So, meron ba mga yes, sir, meron center? Meron, sir. And then, pangalawa, sir, is siguro we plan, sir, although may approve na kaming plan dati, sir, na stop lang because of yung sa China issue, sir, na magkaroon sana kaming presence sa kahit isang tao lang i-attach namin sa embassy para mag-explain sa mga OFW on what PhilHealth is all about. Yung 3% po, kung sa 20,000 na lang, prevailing rate, $400, that's 20,000, 3%, that's 600, malaki-laki din po yan. Na baka pwede bigyan natin special rate yung ating mga bayani, kung tawagin. So, yes, sir. Baka pwede natin babaan from 3%. Yan ba, na-legislate yan, or yan ay kasama lang sa IRR? If I may, ang proposal natin na flat rate na po,
So, flat rate. Minimum na po na flat rate. Actually, na-discuss na ito sa isa sa mga cabinet meetings. This was early last year. Na ang sabi kasi namin, nandun si Presidente, sabi ko, yung sentiment ng mga OFWs natin, voluntary na lang sana sila. Mm-hmm. Kasi covered na sila ng health insurance na kailangan kunin ng kanilang employers in their behalf. And may cases nga, sir, cancer survivor, libre pa yung chemotherapy niya eh. Sagot ng ano, ng insurance. So, redundant na yung sa PhilHealth. Sabi naman po ni Secretary Vergere at that time, ang iniisip lang din nila yung dependents, kasi may mga dependents po na nagre-rely sa PhilHealth nung OFW. So, siguro po, kung hindi talaga pwedeng voluntary, ibalik na lang po sa dating sistema bago nagkaroon ng Universal Healthcare Act, fixed rate na lang po. Dati po, 2,400 for the whole year na yon. Ang advantage po nun, ay manageable yung cost, nakaka-contribute pa rin sila sa objective ng Universal Healthcare Act, pati hindi masyadong burdensome. Pangalawa po, dapat wala ng penalty kasi hindi naman talaga sila ang nakaka-avail. Dependents po nila, if any. Walisin po natin yung penalty na yun. Tama po yung 2,400, I agree, a year. Kasi versus sa ngayon 3%, that's 7,200. Malaking pera din po yun. We have to go back to that law and revisit that, and I will make sure na that should be changed. Doon po kasi sa batas, 2022, 4% yung premium rate. 2023, 4.5%. 2024, 5% na. Wow, 20,000 halimbawa ang sweldo na. So that's 1,000 a month. Kaya po, tapos naka-fix kung magkano ang sweldo niya. Okay lang po yung sa seafarers, may tulong po kasi sa employer. So may employer share. Pero pag land-based worker ka po, hindi mo naman makumpel yung employer. So sagot talaga yun sa bulsa ni OFW. Kaya ang ano namin, fixed rate na lang, wala nang penalty, wala nang increase. And kung pwede po, ito po matagal na namin hinihiling sa PhilHealth, sana may OFW talaga na services. Kahit yung telemed, pag nasa abroad sila, pwede silang tumawag sa PhilHealth. May makausap lang for mental health purposes. And dedicated Facebook page sana ang PhilHealth for OFWs. So kung may tanong sila, merong sasagot. Ang sentiment po kasi ng OFW, hala, sige, contribute kami ng contribute. Wala naman kami nararamdaman. Exactly. Walang pakinabang. We agree, sir. In fact, dapat siguro talaga sa mga lugar na maraming OFW, dapat meron kaming tao doon kasi minsan dapat... Oy, bakit wala ngayon? We may approve plan na po ngayon, sir, as a board. We were given... So ngayon yung palang gagawin kasi sinabi namin dapat doon pa. Hindi, sir. Meron na kaming approve dyan sa Hong na. Kong, sir. Hong Kong una. Wala, dapat sa lahat po. Sa lahat ng lugar. Yes, sir. In fact, unfair naman po yung sa iba na pare-pare naman silang tatrabaho. Oh, ipapilot sana namin sa Hong Kong, sir. So ngayon, we're looking at UAE at ang next plan sana. Sana po sabay-sabay na lang. So, we agree, sir. Okay. Sige po. So, maasahan ko po yan. We agree. Now, doon po sa fixed rate, yan po ba idadaan natin to legislation? May pending bill na po, Sen. Sige po. I'll revisit that and I'll talk to the author of that bill. Pwede tayong magpagtulungan doon, support thank you, or amend. And then, 4%, 4.5, baka abuti pa ito ng 50%. Ang kapal naman siguro. Garapala na talaga ito. Yes, Sen. Baka masyadong tumatawa sila, ma'am. Baka masyadong steep, sir. Baka pwede nating i-lower yung steepness. Senator, samantalahin ko na po yung pagkakataon kasi mga bandang, if I'm not mistaken, mga bandang 2006, ang OWA ay may Medicare program. Mm-hmm. 900 pesos po binabayad nila and we can easily provide them with the needs and concerns about their medical issues. 900 pesos a year yun. Opo. Gagamitin ko na yung pagkakataon na sana mabigyan tayo ng panahon na maaral namin maibalik sa amin yung kasi nasa PhilHealth na yun ngayon eh. Ibalik na lang natin kung ganun. Kasi marami nagreklamo parang sorry sir, inutil yung present setup. Sir, nasa batasan din yung nung 1995 sir. Baka kayo naglabi para mapunta sa inyo. Wala pa po kami, naka-shorts pa ako. Naka-shorts ka pa. Anyway, pero he's making sense. Ano? If it ain't broke, why fix it? So pinix nila samantalang okay naman yung sistema yun, 900 mura a year. Tapos napoprovide nyo yung pangailangan when it comes to health services ng mga OFWs. So bakit po binago? Ano nangyari? Ang nangyari po kasi sa sistema ngayon, kung ang OFW hinihingi sa amin ng tulong, kailangan mauna po yung PhilHealth. Yung MedPlus program namin, papasok lang after the PhilHealth.
Eh kung hindi po siya nakapag-member, hindi siya nagbayad, hindi po kami makakatulong. So mas maganda sana po yun dun sa inyo, sa 900, you can provide the same health benefits na pinoprovide ngayon ng PhilHealth na nagcha-charge ng 3%, 4%, 4.5% sa inyo, 900 pesos lang a year, and yet nagagampanan nyo yung needs. Sir, with your permission, naalala ko po yan, panahon yan ni Secretary Pat Santo Tomas. Kaya nilipat from OWA to PhilHealth kasi kakatayo pa lang ng PhilHealth. And ang idea po kasi, isang central institution na lang for all these healthcare packages. Basta sa lahat ng mga Pilipino ang i-cater nila. I think that that would require really careful study. Kasi kung sa 900, iba na po ang presyuhan ngayon ng healthcare services. Okay. So siguro we can form a technical working group. Anong klaseng package ba with a fixed rate ang babagay sa OFWs given their circumstance na nasa abroad sila. Okay. Ngayon po kasi, reimbursement system yan. Pag naoperahan ka, you have to submit proof, medical abstract, yung lahat nun, and then ipapatranslate mo pa into English. So kung kasambahay ka, naoperahan ka sa ospital, sino ba naman ang may time and may pera na gawin lahat yun, asikasuhin yun? Kaya po, nagiging redundant. Pero baka naman po may ibang klaseng, with the use of technology, ibang klaseng package na talagang relevant sa isang OFW. Baka OWA and PhilHealth can sit down na lang and develop a package na para sa OFWs. Sounds good to me. So, Sir Arnel and Sir Walter, siguro pwede kayo mag-usap and, you know, I can help you out. Thank you. Thank you, sir. For clarification lang, sir, that's why I was asking for a time para mapag-usapan. I'm not necessarily asking for them to return it to the previous arrangement. Kaya lang po kasi, dito sa ating bagong arrangement, nagkaroon kami ng hadlang eh. So probably we can come up with something that will make it easier for us to help them pagdating sa kanilang mga medical concerns. Oh. Appreciate ko pa intentions. Oh. Baka kasi ano, hindi ko naman ako sinasabi, balik natin dun sa... Hindi, pag nagalit siya, kumbala. So, okay. For clarification lang. Then, anyway, magkakasama naman tayo dito. We're talking as a team and our objective here is to make our OFW's life easier and then more comfortable while they're away and to make sure that their families are well taken care of.